ito kahit suntukin mo pa yan, so close pa rin yan. Hello mga guys, kumusta kayo dyan? So ito na naman tayo, so magbibigay na naman tayo ng tip, idea patungkol sa cabinetry works. So ano ba ang ginagamit natin? Focus tayo sa all about hinges. So ano ba ang usual natin ginagamit sa hinges natin sa bahay? Minsan kasi gumagamit tayo ng ordinary hinges kagaya ng hinges sa door. So ngayon mga guys, tatalakayin natin yung hinges about sa cabinet. Ano ba ang iba't ibang klase ng hinges? So may tinatawag tayo specifically na ginagamit sa cabinet hinges, especially sa door hinges. So ang ginagamit nating hinges is concealed hinges. Yan ang ginagamit natin, at maraming klase ng concealed hinges. May inset, may inset, may full overlay, may half overlay. So yan mga guys, ipapakita ko sa inyo ano ba ang magandang klase ng hinges. So about sa hinges mga guys, kagaya nito, especially sa door, minsan kasi hindi natin alam paano gagawin ang hinges or ano bang klase ang bibilhin natin. So minsan ito yung karaniwang ginagamit kung hindi natin alam. Actually concealed hinges to. Ayan. So bali ganyan siya mag-close mga guys. So pag ganito siya mag-close, madaling masira yung cabinet natin, door natin, or masisira yung dito niya. So ang gagamitin natin, kailangan soft close. Medyo mahal lang, pero mas mahal to pag masira. So ang gagamitin natin, soft close. So this is the pull overlay. So pag sinasabi mong soft close, may parang shock dyan siya sa likod ng sasakyan, kagaya niya. So parang soft close siya, ganito siya. Tingnan niyo mga guys. Okay. Yan o, nagsusoft close siya. Ulitin natin. Yan ang soft close. Yan. Ito yung soft close pull overlay. Pull overlay. Ang indicator ng pull overlay, straight lang siya mga guys. Straight. Ang banda dito niya, straight. Pag hindi nyo ano, matandaan kung ano yun. Ito lang yung indicator niya mga guys. So yan. Plain lang dito, straight lang siya. So kung i-compare natin to sa ano, sa inset, ano naman tayo, half overlay naman tayo, so close again. Yan. Yan ang so close. Yan o. So ang half overlay naman is may ano siya dito, may nakaumbok siya dito. So yan ang half overlay. Yan, soft close. At ito naman yung sinasabi nating full overlay na ordinary. Tingnan niyo yung kaibahan ng ordinary mga guys. Ayan, sisira siya kagad. Parang nagmamadali siya. Ah. Yan. Ito yung ordinary. So kagaya nito, ordinary. Yan. So ngayon mga guys, ipapakita ko sa inyo paano i-install ang soft close. Ano ba ang kaibahan ng ordinary at saka soft close? Kung sino yung mabilis ano magsara. Ayan mga guys, install natin mga guys. So ito nga pala mga guys, ginawa ko to as a model para sa vlog. So pinaghirapan din. Hindi totoo yan. And, so, eh mga guys, para sa vlog lang talaga to. Ayan. Tingnan nyo yan. Model lang yan mga guys. So, okay lang yan. Yeah, so, gagawin natin mga guys is may isa pa tayong door dito. Para dito. So, install natin. Install lang natin ng soft close hinges concealed. So, tip nga pala. Maraming nagtatanong, ano bang pangbutas nito? At para saan ba to? So para sa ganyan yan, pasok siya dito. Yan, so linis siya, di ba?
So, ito yung gamitin nyo pang butas ng hinges. Ang tinatawag nito, ang hulso hinges, poor concealed hinges. So, tingnan nyo naman, fit na fit siya. Yan mga guys, dyan sa papasok. So, gamit lang kaya ng barina, hand drill, kagaya nito. Oh, yan. So mga guys, pang butas ng concealed hinges, ganito ang gagamitin, hulso hinges. So ngayon mga guys, install na natin ang soft close hinge. So ang gagamitin natin is pearl overlay, kagaya nito. So yan, install natin. Gagamit lang tayo ng screw na maliit. So install natin mga guys. So ito na niya yung ano niya mga guys. So kung isara mo yan, magsusoft close yan. So install natin yung isa. Pull again. Guys, na-install na natin. So, install natin sa model natin. Sa model unit natin. O model cabinet. So, yun siya mga guys. So, kailangan na natin ganito, Ken. Ayan. So yun mga guys, na-install na natin. So ito na yung kabuuan niya. So compare lang natin sa ano, compare lang natin sa ordinary concealed hinges and soft close hinges. So ano ba ang kaibahan? Paano ba siya magsara? So ito nga yung ordinary. So ito yung soft close hinge. Kung itry natin tong ordinary, ayun, kumalampag siya, maingay. So itatry naman natin yung concealed hinges na soft close. So pag isara mo, so yun, kusa siya nagsisira, so walang masyadong ingay. So pag open natin ordinary hinges, yan, kumalampag siya. Ito yung concealed hinges na soft close. So yun. So tip number one, huwag kayong bibili ng ordinary hinges na concealed. Bibili kayo ng soft close kagaya nito. Kasi mga guys, mas mahal pa tong door nyo kung masisira kaysa hinges. Ang door nyo, sabihin natin 500. Ang hinges 100 plus lang yan. So mas importanteng paalagaan natin tong door natin para hindi masira. Kahit biglain mo pa yan pagsara mga guys, hindi magsasara yan kagad. Kailangan soft close yan. Kahit pilitin mo pa yan mga guys, kahit biglain mo pa yan, ito, konting sara mo lang, isang tiri lang, sasara na yan. Ito, kahit suntukin mo pa yan, soft close pa rin yan. At pag magsasara kayo mga guys, dahan-dahan, pabayaan nyo lang magsara. So yan mga guys, kung nakikita nyo yan, yan ang difference talaga ng
conceled hinges na soft close at saka ordinary. So yun, nabuo na yung cabinet natin. Yan mga guys, pag may install tayo, lagi tayong may concern about sa yung alignment ng door natin. So ito ang kagandahan ng concealed hinges mga guys. Kahit makikita nyo yan, ang laki ng butas, yan o, at saka hindi pa siya ano, pantay. So may remedy dyan ang concealed hinges. So ang ordinary, limited lang ang adjustment niya. Ito namang soft close hinge, may shock. Marami siyang adjustment. So kaya nating adjustin para ma-plane tong ano. Yun, yung opening na yan, mapaunti natin at ma-minimize natin yung butas. So yun mga guys, take a look. Tingnan natin kung paano ba to gagawin. So ang gagawin natin mga guys, ganito mga guys. So actually may dalawang screw yan. Yan. Ito yung mag-a-adjust. Una mga guys, ang gagawin natin, ayan nga. So malaki ang space niya dito. So ang gagawin natin, hihilain natin papunta doon para mawala tong space dito. Para mag-close siya. So unahin natin sa baba. So tutok na natin, open natin. So dito natin adjustin sa screw na to, yung pinakauna, ito itong screw na yan. So hilain natin papunta doon. Ayan mga guys, tutukan nyo lang, close natin. So kung nakikita nyo yan mga guys, ang difference, nag-close na siya. Yan, sa taas malaki pa rin. So ngayon punta naman tayo sa taas. Oh my god. Yun. Adjust lang natin ito ng konti. Pababain natin. Yan. So okay naman. At yun mga guys, kita nyo yung difference. Yan. Wala na masyadong butas. So yun mga guys, adjust pa natin ng konti. Dito naman tayo sa baba. Sa taas. Difference mga guys. So nagsisitting na siya. Yan, papunta sa baba. Yan. So tingnan nyo, okay naman. So yan mga guys, i-explain ko sa inyo ano ang kaibahan ng screw. So ito nga pala mga guys. So ito siyang screw na to mga guys. Ito yung naghihila paatras at saka paabante. Ito para mag-move ang door. So kahit gaano man ka disalign yung door nyo, yan, ma-adjust at ma-adjust natin sa soft close means. Sa ordinary naman, the same but limited lang yung adjuster niya. So yan, yun ang tip number 2. Tip number 1, pumili ng magandang hinges, yung hydraulic, yung soft close. Tip number 3, paano ba mag-adjust ng hinges. So ito mga guys, ito yung hila, paatras at saka paabante. At explain ko naman itong screw na to, nandito sa dulo. Yan, kita nyo yan. Yan, explain natin mga guys. So, ayun mga guys, ang concern kasi natin, basta cabinet kailangan, walang masyadong butas, walang masyadong space. So, kung nakikita nyo yan mga guys, sa gilid, ang laki ng space. Yun. So, ito yung pangalawang move natin. So, adjust naman natin. So, yun. Adjust natin.
Ang gagawin natin, itong screw na to, lagyan natin ng konti. Yan, mas makita. Itong screw na to ang luwagan natin. Tapos i-push natin ng konti. Push. Dito naman sa baba. Ganun din gagawin natin. Push natin ng konti. So yun mga guys, so adjust natin yun space, wala nang masyadong butas dito mga guys, hindi na masyadong malaki ang butas dito mga guys sa gilid. So as of today mga guys, yun lang. So thank you for watching, sana may nakukuha na naman kayong idea tungkol sa concealed hinges sa ordinary at saka hydraulic. So comment down below kung gusto nyo magpagawa or pa-customize ng cabinet. So yun mga guys, at sana magustuhan nyo ang vlog na to. So at sana nakatulong ako sa inyo. So gaya ng cabinet na ito, so gawa yan ni BRM Construction. So yun mga guys, so kung makikita nyo to, so close. So soft close siya mga guys. Yan. So ito nga yung ordinary. Ito yung soft close. Yan. Yan, di ba? So yun lang mga guys. So kung sinong interesado nito. Oh, 1.5 na to, 1.5. Okay na to, 1.5. Yan mga guys, moody lang yan. So pwede niyo lagyan sa ilalim ng ano, kunting mga bagay-bagay na importante. Customize lang to for vlog. So yun mga guys, gusto nyo soft close, nandito. Gusto nyo ng ordinary, maingay, nandyan. So yun lang mga guys, thank you for watching. At sana nagustuhan mo ang vlog na to. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, at para lagi kang updated sa mga video ko na DIY, paano gagawin. So don't forget to like and subscribe. At hit the bell notification para lagi kang updated sa mga DIY vlog natin. So yan mga guys, thank you for watching. Bye bye.